Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana ma-share nyo to, itong aking vlog na to no, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at sa inyong mga kapwa guro. At sana pag nag-subscribe kayo, paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali po kayong manonotify. Ano? At yung laging request ni Sir Bong, sana kasi dyan sa mga ads ko, meron ng mga lumalabas na mga ads. Sana, pag lumalabas yung lahat ng ads, sana ay panoorin nyo. Ano? Huwag nyong i-skip, huwag kayong maiinip. Ano? Panoorin nyo yung mga ads kasama ng aking vlog. Pwede po ba yan? Maraming salamat sa inyong lahat. May mga guro na nagtatanong sa akin kasi nga nagsimula na yung klase for distant learning for the school year 2021-2022. Ang tanong nila, paano raw kung nag-positive sila, no? Nag-positive sila sa COVID at nadala sila sa isang COVID facility ng isang municipality or city, ano, na for a 14-day quarantine. Ang tanong nila, Sir Bong, paano po ito? Kami po ba ay absent o ma-absentan? Magiging absent ba ang isang guro sa kanyang distant learning service kung siya ay madadala sa isang quarantine facility ng government? What do you think? Alam nyo, dear teachers, ano, marami na tayong cases ng mga guro na nagpa-positive sa COVID. Ano? Either nadadala sila sa hospital for confinement or nadadala sila sa isang quarantine facility. May alam ako na ilang mga guro na kahit na sila ay nagka-quarantine, ay patuloy pa rin yung kanilang virtual learning activity, ano, at tuloy pa rin yung kanilang work from home. Talagang kahit na sila ay nagko-quarantine, ay patuloy pa rin sila, nagpapatuloy pa rin sila sa pag-render ng kanilang service. Kasi nga, nasa work from home naman yung ating mga guro at virtual naman yung platform ng pagtuturo. So, kung tuloy naman yung work ng guro, kahit na siya ay nasa quarantine, ay tingin ko, okay lang naman ito, no? Wala akong nakikitang irregularity. Pero may mga guro tayo, no, na kapag nadala na sila sa isang quarantine facility, dahil ward na sila, ano, doon sa kanilang situation, ay talagang hindi na nila kinakaya na i-handle pa yung kanilang work sa distant learning. Kasi nga naman, uunahin niya na gumaling siya sa kanyang karamdaman. So, ang tanong nyo, no, dear teachers, paano yung Sir Bong, yung mga nasa quarantine facility ng city or yung nag-home quarantine sa kanilang bahay, o home nga eh, no, na hindi nagagampanan yung work niya sa distant learning? Ang tanong nyo, no, ang tanong ng mga guro, dapat ba silang absentan o sila ba ay absent? To my understanding, ay hindi sila absent. Tuloy pa rin yung kanilang sahod at tuloy pa rin yung kanilang benepisyo as government employee. Sa aking pangunawa, ano, to my understanding, in English ko lang, ang legal basis nito, ano, ang legal basis nito ay yung rules. Yung rules ng civil service patungkol doon sa excuse, absences, at excuse leave na maaring i-apply sa ating o sa lahat ng ating mga guro. Eh, Sir Bong, papaano naman yung mga nag-positive at na-confine talaga sila sa hospital? Ano? Anong mangyayari? Alam nyo, again, sa aking pagkaunawa, to my understanding, still, same rules.
i-apply din sa kanila yung excuse absences or excuse leave ng civil service. At again, sa aking pagkaunawa, tuloy pa rin yung kanilang salary at tuloy pa rin yung kanilang benepisyo. Alam nyo, kapag tinaman tayo ng COVID, mas kailangan natin yung financial na bagay, hindi ba? Kaya alam ko, napaka-linyan sa atin ng gobyerno, lalo na ang DepEd. Maraming salamat sa inyong lahat.